Alright mga kalata, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na po yung request nyo, yung formula ng elbow twisted. Ituturo ko po ngayon yung elbow ng formula nya twisted, kasi maraming comment na paano daw gawin yung elbow twisted na formula nya. So ito po yung ating gagawin ngayon. Kung bago ka po ulit sa channel ko, gusto mo po ng ganitong layout, subscribe lang po kayo, then click na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga bagong upload pa po natin. So alright mga kalata, welcome back. So okay, simulan na natin para natapos na natin. So itong elbow po na twisted po, no, so nakita nyo naman sa video kung paano ko siya ginawa. So sundan nyo na lang yun, then ang hindi nyo nasundan dyan yung formula kung paano ko siya ginawa, no. So ito po yung gagawin natin ngayon, yung formula nya. So dito po meron siyang 4 cm na radius, ayan, then 8 cm to 3 cm, then 3 cm to 8 cm, twisted po siya, no. So gagawin nga natin po ngayon yung formula. So start na po tayo. Una po natin gagawin, ito po yung ating yero, yan, gilid-gilid yung margin natin. So kukuha po tayo ng kanyang radius na 4 cm. Pag kumuha po tayo ng 4 cm na radius, sa labas po tayo ng yero, bali dito po siya sa pinakagilid. Then ito po kasi, ito po yung pinaka corner na to, yan yung magiging kanto ng ating hagod. So simulan na natin, no. Kuha muna tayo ng 4 cm na radius nya. So galing sa labas, kukuha tayo ng 4 cm. So ayan po. So ayan po, dito po tayo sa baba muna, 4 cm. Yan, then hinihingi niya yung 8 cm. So kuha tayo ng 8 cm. Yan. So ito po yung 8 cm natin. Yan, then sa taas naman ganun ulit, kuha tayo ulit ng 4 cm. So markingan lang natin yung 4 cm natin, then 3 cm, yan yung pinakabunga nga nya. Yan, so yan. So bibilugin po natin sya, no. Sa pagbilog po, unahin muna natin yung kanyang radius. So radius lang po muna tayo, tapat lang natin siya dito sa kanyang corner, then yan po. So ito po yung kanyang first, then second, yung sa bunganga naman po. Ang gagawin po natin, kunin po natin yung pinakamaliit na bunganga. Dito po yung compass natin, din dito sa 3 cm. Tatapat lang natin siya sa 3 cm, yan. Then pagkatapat natin sa 3 cm, isalin po natin siya dito sa 8 cm na bunganga. So ito po yung ating, yan. So ito po yung ating pinaka corner niya, kasi maliit po yung bunganga sa kabila. So dito po tayo pag ganyan po, po yan. So yan, hahagurin po natin ng ganyan. So yan po, nakita nyo na po yung bilog din. Iskulahan na lang po natin to. Itong 3 cm din yung dulo niya, magpapanagpo po yan. Yan po. Yan. Yan po. Yan. So yan po yung ating formula, no. So sa hati naman po, kung saan po tayo naghati dito, kung saan po kayo nag, ito pong parte na to, yan, saka to, yan po yung iiskwalahan po natin papunta sa taas. Ito po siya, yan. So yan po yung pinaka ending ng ating, bali ang hati lang natin is itong pinaka radius na bumilog niya. Then ito, ito na po siya. So yan po, lalagyan na po natin yung guide. Yan. Yan, then
itong gitna po na to, hatiin lang po natin yan. So gawa tayo ng hati niya, no. Ayan. Hatiin dito. Then ito. Ayan. Hindi nga lang natin ito kasi hindi mabot. So, ayan. So, ito po yung ating gitna. So, ayan po. Bali, ito na po siya. Ayan. So, sana masundan nyo po. Mas maganda may sarili kayo. Papel at saka ballpen dyan. O kaya lapis. So, yan po siya. Then, half drop lang naman po tayo. So, ito half drop. Ah, sorry. Salin pala po ito. Isasalin ko mamaya. Tutuloy ko yun. Ito pala. Half drop. Half drop. Yan po. Then, ito po. Copy na lang po ito. Ayan. Then ito po is full drop naman po ito. Ito. Ayan. Full drop naman po siya. Ayan. Ayan po yung ating formula. Then yung sa pagkuha naman po ng batok. So nakita nyo naman po, meron tayong ginuhitan din na batok, no? So isang straight po siya natin, ano. Sa batok, kukunin po natin yung buong kabuuhang bilog niya. Then, i-apply lang po natin siya dito. Yan po. So, itama na natin. Yan. Yung kabuuhang bilog po nito, nakita nyo naman po, umabot po yun ng 16 po ba yun? O, 16. So kukuha tayo ng 16 magmula sa dulo niya, no. So 16. Imagine din 16 po to, no. Yan. Basta ang haba niya po ito, ito kabuhan niya 16 po. Then guguhit lang po kayo ng diretsong ganyan. Then kukunin niyo po yung kanyang bunganga na 8 cm, kasi 8 cm po ito, diba, yung mahaba po na yan, 8 cm po siya. Kukuha tayo ng 8 cm. Ayan. So, yan po yung 8 cm niya. So, then, kanyang 3 cm. Kukuha tayo ng 3 cm dito. So, ito na rin yung po yung magiging batok niya, no. 3 cm. Yan. Then, kuha rin po tayo ng 3 cm dito sa baba. Yan. Bitan po natin. Then, ito po. So, yung sa unang pong video, hindi nyo po nakita to. Bali, ito lang po yung nakikita nyo doon, yung triangle lang. So, nila sinabay ko na lang dito po kasi ito na po yung magiging gagamitin natin yung bunganga niya sa batok niya. So, yan po yun. Ito po yung difference niya. Ma-minus lang po natin yan. 8 minus 3 equals 5 cm. So, 5 cm po papatak ang difference niyan. Ito po yan. Oh. Yan po. So, yan. 5 cm po siya. Then, kukunin po natin yung kanyang kalahati. So, 2.5. Oh, yan po. Then, iskwalahan po natin. So, kahit hindi na po natin iskwalahan yan, una po natin makukuha dyan is yung kanya munang ito po,
yung kanyang, tatransfer po muna natin to kasi flat po to eh. Sasalin po natin siya dito ngayon. Kunin po natin to. Kunin po natin yan din. Apply po natin dito. And then, iskwalahan po natin. Naiskwalahan na po natin yan. Kunin po ulit natin yung kalahati nito. Yung itong parte na to, tsaka ito. Kunin natin yung kalahati niyan. So, kung susukatin natin yan, gamitin na natin ng compass para mas maganda. Yan. Then, iskwalahin po ulit natin. Ayan po. So, ayan po yung kanyang formula. So, ito po yung 1. Mapapansin nyo po, ito. Itong 1 na to, itong salin na to, ito siya. Dito mo siya itatriangulate. Then, ayan po, iskwalahan nyo rin po yan. Ito. So, ayan po. So, ito po yung ating 1. Then 2. Then 3. So, ito po yan, oh. Ito po yung 1. Itong parte na to. Ito, 1 po yan. Then ito, 2. Then 3. So, sana masundan nyo po, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Then, sa pagsali naman ng mga hap-drap-hap-tap nito, sundan nyo na lang yung video. Kasi yan lang naman siya eh. Yan lang yung formula niya. Ibig sabihin, pag kukuha ka ng 1, kaya may guide tayong ganyan, ito, itong part na to, triangle na yan. Halimbawa, kukuha ka ng 1, yan, 1. Sasalin mo ngayon yan dito sa 1. Yan po, kita nyo naman, tagpo siya. Then, itatriangulate mo po siya sa ganyan. Hahaba na po siya ngayon. Ito po yung magiging triangle niya. Yung kanto na yan. Tsaka nyo po isasalin. Tataas na po ngayon yan. Pero konti lang. Ngayon po. Ito nyo po. Tumaas siya. Ganon din po sa 2. Pag kinuha nyo yung 2 na to, dito tayo sa number 2. Pag ganon nyo natin, ah, sorry. Kailan niya natin siya, kunin natin yung half drop niya naman. Ito naman po yun. Yan. Yan po yung half drop niya. So, hindi po tayo kukuha ng full drop. Yan po. Yan. Kung ito po siya, yan, number 2. Kunin po natin to. Yan. Then, number 2. Yan. Yan po. Tataas na uli po yan. Basta yung sa video ko po nung una, nang sinin ko, ito po yung formula niya. Sundan nyo na lang po yung video. Then, tinuro ko na rin naman yung formula, tsaka yung paano pagsali niya. Ito na po yung mga guide niya. So, yan po. Sana po, naliwanagan na po kayo kung paano po gawin yung formula ng elbow twisted. So, salamat po mga kalata. Thank you for watching.